O mga bata, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating aralin, narito muna ang paunang pagsubok na kung saan dito ko malalaman kung kayo ay may dati ng kaalaman sa ating aralin. Ihanda ang sagutang papel at ng inyong panulat. Basahin at unawain mabuti ang mga tanong sa bawat item. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa padlang. Unang katanungan, alin sa mga sumusunod na panandang guhit ang nagpapakita ng pulso ng tunog? A. Stick notation. B. Quarter rest. C. Whole rest. D. Half rest. Pangalawa, anong simbolo ang ginagamit upang maipahita ang pahinga o walang tunog sa isang bahagi ng awitin? A. Quarter rest. B. Whole rest. C. Half rest. At D. Stick notation. Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng rhythm at pulso ng musika? A. Pagpalakpak. B. Pagtapik. C. Pagchant. O D. Lahat ng nabanggit. Pang-apat, alin sa mga sumusunod ang bumubuo sa isang rhythmic pattern ng awitin? A. Staff at clef. B. Pulso at kumpas. C. Haba o durasyon. O D. Nota at pahinga. Panghuling katanungan, alin sa mga sumusunod ang gabay ng isang mga awit kung kailan aawit at titigil sa pag-awit? A. Nota at pahinga. B. Nota. C. Pahinga. O D. Sukat. At narito ang susi sa pagwawasto. Ilan bang nakuha niyong marka, mga bata? Napakahusay naman kapag nakuha niyo lahat ng tamang sagot. Sa mga hindi naman nakakuha ng tamang sagot, okay lang yan, mga bata, dahil marami pa kayong matutunan sa aralin natin ngayon. Dumako naman tayo sa pagbabalik-aral tungkol sa rhythmic pattern nung kayo ay nasa ikalawang baitang. Ano-ano ang bumubuo sa isang rhythmic pattern? Isaayos scrambled na mga letra upang makita ang angkop na sagot sa bawat patlang. Ang rhythmic pattern ay binubuo ng mga tunog na at tunog na may iba't ibang haba o tagal. Ano kaya ang tamang kasagutan sa unang patlang? Tunog na naririnig. Tama, mga bata. At ano naman kaya ang sagot sa pangalawang patlang? Tunog na di naririnig, mga bata. Napakahusay. Ang tunog na naririnig at tunog na di naririnig ay ang siyang mga bumubuo sa isang rhythmic pattern. At ngayon naman, mga bata, ay gumalaw-galaw tayo sa ating mga pwesto. Gusto nyo ba ng isang laro? Ngayon ay ating isagawa ang hand clapping game na boom, snap, clap. Maaari ng iba sa inyo ay narinig na ang awiting boom, snap, clap, o kaya yung iba sa inyo ay bago pa lamang sa kanilang pandinig. O ngayon, para sa ating laro, kapag narinig nyo ang boom sa awitin, tapikin ang dibdib ng ganito. Kapag snap naman ang narinig, titikin ang daliri. Clap, isang bagsak.
At bubum naman ay gagawa tayo ng dalawang tapik sa dibdib. Babalik tayo sa pagpitik or snap at clap at syempre sa dulo ng awitin kapag narinig natin ang shhh, idiin natin ang ating hintuturo sa ating bibig. Nasundan nyo ba mga bata? Ayan, tandaan nyo ang aking mga naiturong kilos dahil ito ay mahalaga sa ating laro. Okay kids, ready na ba kayo? Umpisahan na natin ang ating hand clapping game na boom, snap, clap. Boom, snap, clap, snap. Boom, snap, clap. Boom, snap. Boom, snap, clap. Boom, snap, clap, snap. Boom, snap, clap. Boom, snap. O ano mga bata? Na-enjoy niyo ba ang ating hand clapping game? Siyempre naman! Ngayon, may mga ilan akong katanungan tungkol sa katatapos nating laro. Una, ano-anong mga kilos ang inyong narinig habang isinasagawa ang hand clapping game? Ayan! Tama kung ang inyong sagot ay ang nakasaad mismo sa ating larawan. At ano naman ang inyong gabay upang huminto sa pagkilos? Magaling kapag idiniin ang hintuturo sa inyong mga labi. Dumako na tayo sa ating aralin. Ang musika ay nabubuo kapag ang tunog at katahimikan ay pinagsama. Ano naman kaya ang kaibahan ng tunog sa katahimikan? Ang tunog ay mga bagay na naririnig at nararamdaman natin sa paligid at may pulso. Samantalang ang katahimikan ay mga bagay na hindi natin naririnig at walang tunog. May ilan tayong mga panandang buhit na iniuugnay para sa ating mga aralin. Panandang buhit na stick notation ay nagpapakita ng pulso ng tunog samantalang ang simbolong quarter rest ay ginagamit upang maipakita ang pahinga o walang tunog na bahagi ng awit o tugtog. Ang tagal o haba ng tunog at pahinga ay mahalaga. Ito ay may sinusunod na bilang o kumpas. Tunghayan naman natin ang mga kilos na nagpapakita ng ritmo o pulso ng musika. Una, pagpalakpak. Pangalawa, pagtapik. Pangatlo, pagmarcha. Pang-apat, paglahad. Pang-lima, pagchant. At ang pang-anim, pagtugtog ng instrumento. Naunawaan nyo ba ang nais kong ipahiwatig sa ating aralin mga bata? Alright! Mga bata, linangin natin ang kaalaman nyo sa ating aralin. Hinihikayat ko ang lahat na isagawa ang pagpalakpak kung makikita ang simbolong stick notation at tumigil naman kung makikita ang simbolong quarter rest. May apat na bilang sa bawat sukat. Okay, handa na ba kayo mga bata? Nariyan ang inyong mga gabay na mga larawan. Ibilangin ko kayo at sasabayan nyo ng kilos. Okay, ready!
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ulitin natin mga bata. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, ngayon naman, sabay-sabay tayo para makita nyo kung tama ang inyong isinakilos. Ready? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Once again, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sa bahaging ito, nasusukat kung kayo ay may natutunan sa ating aralin. Hinihikayat ko ang lahat na sabay-sabay bigkasin ang nasa unang talata. Go! Okay! Anong-anong mga pananggalang ang ating ginamit sa ating aralin upang maipakita ang dalawang pangunahing elemento ng musika? Iyan ang inyong sasagutin sa dalawang patlang. Ang panandang guhit na patlang ay nagpapakita ng pulso ng tunog, samantalang ang simbolong patlang ay ginagamit upang maipakita ang pahinga o walang tunog na bahagi ng awit o tugtog. O sige nga, alamin natin kung sino ang mga nakakuha ng tamang sagot. Sa unang patlang, ang sagot ay stick notation. At sa pangalawang sagot naman ay quarter rest o anumang uri ng pahinga. Dadako naman tayo sa susunod na gawain. Madarama natin ang pulso ng musika sa pamamagitan ng mga sumusunod maliban sa isa. Ano kaya yun? Bilugan ng letra ng tamang sagot. A. Pagpalakpak. B. Pagtaki. C. Pagmarcha. D. Pagdiin ng hintuturo sa bibig. E. Paglakad. O kaya'y F, pagtugtog ng instrumentong panritmo. Kung ang sagot nyo ay letrang D, ang galing talaga ninyo mga bata. Sadyang may natutunan nga kayo sa ating aralin. Bakit kailangan nating matuto sa pag-uugnay ng iba't ibang mga simbolo o pananaguhis sa tunog at katahimikan? Alin kaya sa dalawang bilang ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay ang unang bilang. Dahil ito ay nagbibigay gabay sa paglikha ng musika at sa tamang pag-awit. Tandaan nyo yan mga bata. Malay nyo, lalaki kayong isa na sa pinakamagagaling na mga awit.